actually. Hindi na tulad nung dati na unstoppable talaga ang isang Masha. But we'll see. Now, game 2 action. None other than Majin and Shinbu for the Caster's Desk. Kayo na muna, mga kaibigan. Maraming maraming salamat, Wolf. Eto na to! Ladies and gentlemen, here at the Mobile Legends Bang Bang Champions Invitational Game 2 of Let's this go. Match between Season 1 Champion versus Season 2 Champion. 1-0 na ko in favor of Season 1, ha? Suntukan ulit! Suntukan ulit sa gitna! Ispadaan! Ispadaan ulit! I think, ang nangyayari dito kay Shinbu kasi both of the teams want to get that early wave clear. Ang laki kasi ng advantage mo kapag nakuha mo yung mauuna ka sa ano eh. Yung millisecond na mauuna ka sa wave clear. Kasi mauuna din kayo sa potential invade or sa potential pagkuha nyo ng jungle. Yeah. Meanwhile, may nakuha dito sa bandang jungle sa baba. Yeah. Si Coco. They get Coco cornered here. Level 2 na pala si Pain dito kaagad. Was able to greet a third rose here. Pero 1-for-1 na naging palitan. With arrow landed on by Yelly Haze on that Selena. So the UG hero pala dito will be the Angela. Wow. Actually, pwede. Umuuso nga Angela ngayon, Kuya Shinbu. The main mage eh. Tsaka okay lang din naman eh. Safe naman mag-lane ng Angela eh. Oo. Tsaka ang dami niya mobility na may bibigay dito kay Hellcurt, kay Grock, at kay Lancelot. So medyo Gucci wap para dito sa side ng Season 1 Champions. But unfortunately, yun nga, nakakuha pa rin ang magandang pick off ng Season 2. So medyo tabla pa rin. Yung Poison Stinger, Pounder, nakakamiss naman yun. Masyadong maaga to, ha? Masyadong maaga yung mga deaths lang ni Coco dito para sa akin onto the Hellcurt. Kahit sabihin natin na tinatry niyang utility, parang in a way, yung Hellcurt dito. Link kasi tol eh. Alam mo yun? Yeah. Parang dapat ang idea, di ba? Simula pa lang napapanish yun na yung Ling. This is a Ling na nakuha yung purple niya. A Ling na ngayon na makakuha din ang orange buff. Yun na nga, pare ko. And I think may intindihan may pasok doon ni Coco kasi nga naka-petrify siya. Pero could have been better sana kung may kasama siyang isa. Yes. Kasi napapulado niya rin eh. Napapulado na rin yung mga kalaban. And yeah, I think yung dahil sa 2 deaths na meron ngayon si Coco, may hirapan siya dito kumuha ng lane, ng farm. And pwedeng ma-delay yung level niya. Look at this, level 3. Yeah, level 3. Tapos, na-puwersa umuwi. Actually, parang Majin. He was dueling with Eason there and clearly he was losing the trade for that part. Ang ganda ng control ngayon ng signal against Brent dito. Kailangan din nila kasi si Coco, I think, nagme-make sense yung pick ng Hellcurt kasi you want to silence the Ling. Whenever pumasok yung Ling, may hold kayo, yes, pero it's not gonna be enough. So what you need to do is to silence and burst him down. This time, level 4 na siya, pero this time, off-cam kill, yung Masha, si Pew ang nawala. Tuto pa rin, pare. Team Season 1 Champions, they're creating all the space that they need for Coco to come back. Meanwhile, may turtle na. Tiyan mo yun, no? Isang dive lang yun ni Eason. Kalahati buhay ni Coco. Yun yung running problem ngayon. Di ko nakitang nakahan. Mayroong assist na nakuha si Yelly Haze up top after the kill. Papunta yata kay Eason. Ay, papunta kay Masha, kay Pew doon sa top lane. So, I think it was, naman ko, solo lane kill ni Yuji o tumulong din si 666 doon. Pero, nonetheless, ladies and gentlemen, on the bottom lane side, Dehado yung Season 1 champion. Pero on the top lane side, magandang hulma nila. Uh-huh. Main dito na lumapit ka agad. Phantom Execution to be casted here. Gets the Cyclone Dash. Angela, sumanib na! Oh, pero mapapuncture ba dito si paring Eason? Favorite ni Kuya Peña, nagkasabi ba na nga? Sanip, sama-sama tayo. Pero ano pa rin yung Angela? Eto na yung Steel Tempest. Oh, may nakat na naganap. Oh, sino yung nalo dito? Oh, Tets. Takbo muna, Kuya Tets. Thousand Pounder out. Grock block. Tinarangan dito yung Chicho Dog. Pero magabol pa rin si Eli Hayes. Mahal yun lang. Pinagkakagat-kagat niya si Kuya Tets. Oh, isa pang hit. Pero gangster yan. Ligawing in. Oh, Haze pa rin. Garot. Yeah, oh, pero wala nang dash yan, ha? Kagat nation. Kagat nation. Oh, walang wolf. Cyclone. Naging wolf. Chichodog. Hindi nakakagat yan. Hindi nakakagat yung kamagalala. Yun. Sabi mo, di nakakagat. Pag uwi mo, kailangan mo na magpa-check up. Tag mo yung kapitbahay niyong, ay sige, pasok ka, di nangangagat yan. Sabay habol eh. Sabay ngert. Hindi nagwawagal yung tail ko eh, Shin. Tandaan, ang asong hindi nagwawagal ang tail ay asong galit. Gutom. Yapi. Anyway, by the way, ayun, ang maganda dito was of you here. Able to actually get some freedom and space to go for the push up top at nagantian pa si Yuji dito, dinakma. Oh, yung bata, mga kaibigan. Agadakmaan. I think ang paring gumagawa ng place dito si Haze pa din eh. Kung hindi,
Kasi usually yung ganong klaseng Selena move, yun yung ano eh, yung high risk, high reward na play. He knows that he can kill it. Yes, medyo risky nga, pero with that kill, it gave them the opportunity na kahit paano hindi masyadong, alam mo yun, hindi masyadong malugi sa ganitong matchup. Solid diba talaga. Oo, oh, solid, solid. So, parang Selena ko lang eh, ganun lang eh. No? Sana nga eh. We have here, Gakbak once more, activated naman, we are angry. Mula dito, kay PNK and Lexi here, as stats as well, nakuha ng positioning dyan, tinamahan muna ni 666, oh. Habang yung Masha naman, natagpuan si Koko dito, pero iba na muna tayo ngayon, Disenya will be clip here, ladies and gentlemen. Habol para kay Pew, isang health bar na natitira dito. Tapos Angela, sanib kay Pain, I think that should be it lang din. Yaku would have to jump away, Pinch Boys. Aba, wala, dumaduel siya. Lumaban siya, normal siya dito. Sabi niya kaya niya, may shield kasi siya, Shin. May shield siya nung turtle. So ginagamit niya yun, with that, hindi umabot yung damage dito ng Season 1 Champions. Unfortunately, Lancelot magbaback na lang. Yeah. Ang nalulugi dito yung Season 1, yung Season 2, they have the capability to outplay. Anytime, Pew, eto na. Oh, pabilis jutsu. Ang problema talaga pag ano eh, pag ang Selena hindi tumama yung araw, ang awkward mag-engage eh, no? Oo, mahirap. Running problem dito. Pero pag tumama yung araw, solid din. Oh, tingnan natin. Hop. Sige, na position here. Andito na rin si Yaku, nakapwesto na. Akyat Bahay Gang. Ladies and gentlemen. Nakita sila yung Akyat Bahay Gang, sila na yung may kasamang aso ngayon. Oo nga, yun yung mahirap ngayon eh, kung yung Akyat Bahay Gang. Ang bagay na yung may aso. Yung may aso. Napakahirap nun. Close line mula kay 666. Tingnan natin, Grock Block, marangan si Pain dito. Hinabal nila ngayon si parang Yelly Hayes, nagkakasaykuhan. Okay. Si Ted at si Yelly Hayes, tinamaan ang aso ng Bisal Arrow dito, pero ayun na, yung triangle open shot. Na meron si Pain, saikuhan ang nangyayaring laban. Saikuhan lang talaga at ambahan lang mga kaibigan. Kahit si 666 dito, hindi niya fully hinahataw yung kanyang power of nature. Just going for that added at a crowd control. Pero tol, talon ngayon, ginawa dito ni Paring Tets. Not gonna be enough to get the tag. Hindi na muna ikakas sa kanyang Hurricane Dance. And wall lang ng wall. Wallers lang. Rush B. Ayan na, Thousand Pounder, Hurricane Dance. Ikot. Oh! Good ng alley-oop, tol! Alam mo yung ina-hurricane dance mo para mapalapit kay Pew, tapos follow-up naman ni Yaku dito. Beautiful play! Pero where is the ultimation? Ayun na, kay Yaku, Swords of Revealing Light! Hindi! Ginarot na buntol! TLA's dito, and that's all! Koko naman going to get the kill, tol, doon sa ating banta ngayon. And it will be the ace! The wipeout done here by the Season 1 champion, Bren Adermain! Debated.com.ph. Ang ganda na sana ng pasok ng pagka-gangster na Hurricane Dancers ni Kuya Pain. Inaliyup na. Pero one flicker to rule them all. Yes. Nagkanda leche-leche na yung team Season 2 kung sino tatargetin nila. And Pain with the Angela puncture in. Tapos ang boxing, easy wipe out. Yep. Well, umabol sana si Pew dito. Pero ayun na nga mga kaibigan, it is the big swing there in favor of our Season 1 champions. Do take note that the Season 2 champs has been taking good control of that game. Pili ko nahuli ng pasok doon si Yaku. Makes it awkward for them. He went for that very early Blade of Tempest. I think Blade of Tempest wala sa... Blade of Tempest. Iba yung Steel Tempest. Iba Steel Tempest. Nasa ibang universe. Tempest of Blades. Yeah, that's it. By the way, yeah, I think yung way kung ba't nahihirapan si Yaku doon sa kanyang ulti is kasi may threat ng Angela eh. Yung yes. Damage output mo, nandun na mismo sa shield ng Angela tapos may love waves pa yung Angela. Diba, paano ka, may heal eh, may heal, may mobility, ito na. Mega heal. And inaabangan lang talaga ni Elise eh, yung paglapag niya ako dito, medyo awkward lahat ng pasok mula doon sa kanyang Tempest of Blades, no? And Yaku has to pull back, pero umarap dito si Pew, and the Masha, killing spree already, onto that garroting na mamaga mula dito sa ating Selena, at kita mo naman halata na mas matalim yung patalim dito ni Baring Pain. Ha, depende kasi sa paghawak yan eh, depende sa pantasa yan. Depende sa tasay. No? Kung alam mo kung bakit may pantasa. May pantasa kasi ang lapis eh. Lagi, di ba? Naisusulat yan. Ngayon, alam mo na kung ba't may pantasa. Ito na pumasok. Swords of Revealing Light onto two, pero one shot! Yes, sir! Sabay na Angela Sunny. Ang ganda na nung
pasok. Ang ganda na nung pasok nung ano, Senbon Zakura Kageyoshi, pero nilariat siya. Ni 666, ladies and gentlemen. And let's see here, Pain naman, Thorn Rose palayo dito. Tatlo mahabol sa kanya. Hinahabol siya ni Pew. Pew, sabi niya, panagutan mo to. Pain naman, mga kaibigan. Wala, inosente ako. Mahal na mahal ko si Lou. And that should be it. It will be done in by the four members dito ng Season 2 Champs. Harakiri move. Harakiri move basta sa pagmamahal. Sabi ni Pain dito, akala niya siguro si Angela, si Lou. Okay. Eh, si Yuji yun eh. Namo si Yuji. Ganda eh, no? Ganda ni Yuji. Walang wala. Ang pinakamagandang babaeng streamer, Yuji. Mga kaibigan, let's hear you, ladies! Oh, no! Napakagandang pitas dito coming in from Season 2 Champions at nakuha pa nila Lord Double Man si Tets, nilabas ang Froggy. Eson, magbabak na rin sila. Coco, nandito lang sa bandang gitna, pero yung space ay nandun para sa Season 2 Champions. Nagpagabi na! Si Coco, let's crawl back to lap! Maasim ka, maasim ka! O Angela, bonus round ka pa! Sour Nation! Hindi nila alam eh, hindi nila alam kung sino mabackup, so hindi na muna asimin din. Nila ako dito, pero na-burn. Yes, na-burn. Ladies and gentlemen, yung ultimate ni Uji dito. Na, gusto lang sa point ni Coco yung purple. I think nanakaw niya. Pero buti na lang kamo nabuhay siya. Pero eto na, dito malakas. Ang team ng Season 2, yung ganitong klaseng momentum. Nandito grabe. Si Ako with the pinch boys. Op. Puro team fight tol. Classic Mobile Legends. Alam mo yung dito tayo na-introduce sa Mobile Legends na every time may bakbakan talaga. Kita natin na si Eso naman umaharapan ka agad sa mga membro dito ng Season 1 Champs. Of course, no Minion Wave. But they are maybe easing up the lane in preparation to go with a push hand in hand with the Lord. Ito na, pressured na lahat ng lanes dito. Thorn Draws for the Lord. Kalate ang buhay dito pero nag-aabang na si paring Yaku Mania. Thorn Draws once again. Pero sinong inatake din? 666, no, hindi ka na makunat! Dahil yung Lord ay sasamay na dito sa Season 2 Champions. Oh, sumanin sa Angela. May tumarabis na araw pero ito na naman. Swords of Revealing Light on 2-2. Sabay ba sa gandori dito? Sinong inaabol? Who's that? Oh! Si Kuya Payton. The Captain. Idol. El Capitan. El Capitan, mga kaibigan. Father Nation. Sige. Mga Ginoo. Hindi tayo basta-basta susuko. Yan ang sinigaw ni El Capitan. And you know what is the massive play from that one? Multi-target phantom execution. Ang daming tinamaan lahat ng ultimation doon ni El Capitan. Ang ganda pa nung pwesto niya kasi it was casted pabalik. Kaya naman he was able to get a position na hindi ganun ka-risky and it would require the Season 2 Champions to parang target him and advance a little bit kahit dugu-dugu na sila kasi nga ang dami nilang tinamaan. But man, Pain here activated. Kaya siya nakapag-kite ng maayos. Ang ganda nung position. Naho, yun lang. Nung last ride ng Pangkirin. Tapos si Coco nagpagapipa. Ayun! Cyclone ay out. Eto na si El Capitan. Walang nahuhuling isda. Dahil mukhang huli na nila lahat. Nandito na side ng Season 2 Champions. Grabe, tol. Oo naman, problema sila sa Chicho Dog. Kahit yung Chicho Dog, ang hirap idil dito. And El Capitan, ako na pag-iwanan. Where are you, my teammates? Ayun pala si Yuji na yung katabi niya. Where are you? No, tol. Well, grabe, the fight has been swinging back and forth. But yeah, our Season 2 champs, kanina na deado sila with the outplays done against them. They got wiped out. Pero again, spell comeback. And that will put out to be Signal. That will put out to be DDPG. Pinasarap lang pala ng Signal. Pinasarap lang pala ng Season 2. Sabi nila, hindi mo na pwedeng i-outplay kami, Cap. Cannot do this, Cap. Cannot do this all day. Yes, Cap. Cannot do this all day. Nilima. Actually, that was a difficult position din para dito kay El Capitan, kay Kuya Pain. Especially na nandun na yung banda sa side ng Season 2 Champions. And wala na yung Angela. Nag-cooldown na yung ulti on that part. Wala na, kulang na yung mobility niya. And bind you, cooldown din yung paggabi ni Kuya Coco dito. It's still even parang masasabi sino lamang dito, Kuya Shin. It could still, it could still go both ways eh. Pero I have a feeling na paunahan. Pagka una ka matalunan talaga, kaya una ka matamaan ng araw, una ka matamaan ng silence, it will be punishing. Ang meron lang talagang outplay capacity ditong mabigat, yung dalawang mahilig sa espada would be of Yaku and would be of Pain here, no? Depende. Kasi sila yung parang wax in, wax out eh. Depende sa pasok. Depende sa pasok ng espada. Ayun na nga, tumusok na si Yaku dito. Basta nag-debate si Yaku, ha? Oo. Pero yun, medyo ang hirap nun. Kung sumakto, pumasok siyang ganun, kung may pana na sumalubong sa kanya. Tigil yung palabas mo. Oo nga eh. I think, ang magandang ginagawa dito ng Season 1 Champions,
even though na yung signal dapat yung nagsisplit push, si Coco doing what he does best. Nasa top lane lang, tapos mag-uulti lang yan kapag clash na eh. Yeah. Ano lang ginagawa niya eh? Well, Lera, kasi ang hassle time talaga nitong Chicho Dog, mga kaibigan. Condition, significant damage against the members dito ng Signal Ultra. Pero tingnan nyo, walang nakabantay ngayon. Lahat nakatingin sa Lord doon. Na-secure naman ang Signal Ultra ngayon. Nakita nila si Coco. Up top, it will be an inhibitor threat freely taken in by this Hellcurt. Good job para kay Coco dito. Coco Sanity, sneaky, sneaky place. Para kay Coco, sabi ni Coco, pinitas nyo ako kanina. Pwes, hindi na ako lalaban. Ang gagawin ko na lang, toterehin ko na lang kayo. Irarat ML ko na lang kayo. So with that, na-pressure ngayon, ang Season 2 mag-back, even though nakuha ni Landlord, pwedeng magkumuha ng sneaky kill ang Season 1. Pero wala na, late na. Tingnan mo yung sneaky ulit ni Coco. Tingnan mo ulit yung sneaky ni Coco dito. Sneaky bottom lane naman. Dapat si Kuya Eson yung magsisneaky. Kaso ang mahirap kasi, si Coco kaya niya yan i-1-on-1 eh. Ayo. Si Eson, masyadong masakit yung deadly poison stinger. Pero tingnan natin ha. Kasi sure man din na a massive fight will escalate on this one. Take note na kaya pala grabe rin yung balugbugan natin dito. Wala palang marksman dito. Puro nulit pala sin. You really have talaga, kailangan mo humarap talaga sa ganitong klaseng bakbakan. Pero ngayon, i-pre-pressure na ito ng mga taga Season 2 champs. They know that they have the Lord up in that top lane, no? So if they continue to fight here in the mid, eventually they will get the win. Aron, tumama kay Pew. The burn yung dalawang health bars niya. Wild charge. Pero ayun lang. Yung pressure that allowed for them to go for the push on this inhibitor turret. They got destroyed PK, ladies and gentlemen. Sobrang hassle talaga. Hassle talaga yung Chicho Dog na yan, ladies and gentlemen. Ayun na nga, nawala na si Coco dito, my lord. Sa bandang top lane, crack block, meron Chicho Dog. Metamorphosis, nagbago na rin. Naging ultra wolf, metal wolf na siya. Hurricane mula sa loob. Sumanin pa yung Angela dito, pero Pain, nag-dodge ng kanya sense skill. At ayun yung puncture, tapos yung execution. Pero si Pew, up na magiging mawala. At papasok na rin si Yaku. Main niya. It's over. 1-1, pinasarap lang pala, tabla ang series, Kuya Shin. 1-1 between these two champion team, Digital Devils Pro Gaming or Signal Ultra against Bren Esports or Aether Main. Alam natin mga pangalan nila, mga kaibigan. And, well, it was really awkward ha, para sa akin, hindi siya ganun ka super linis na bakbakan, pero...